naguguri, naguguri sa Panginoon, nagagalipin, papalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa pagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking kapagligtas. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo si Maria upang ating maging ina. Ina ng sambayanan. Payagan mong ipagdasal ka ni Maria. Payagan mong samahan ka ni Maria. Kasama si Maria, tayo na nagkamali, nagkasala, magbalik tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob.
Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Kaya't itong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatagtagin sa kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. O puon, ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao, do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat o mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Alleluia. Birheng Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Sumayin niyong Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, asawa ni Cleopas, naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ika-20 ng Mayo, unang araw pagkatapos ng Pentecostes. Ito po ay itinalaga sa tulong po ng ating Santo Papa Francisco bilang paggunita kay Maria, Mother of the Church, Ina ng Sambayanan. Dahil sa mga pagbasa na ating narinig, lalo na po sa Ebanghelyo, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang ina sa minamahal na alagad. Walang pangalan yung alagad na ito. Karaniwan po kapag walang pangalan, ang tinutukoy ng Bible ay ang bawat isa na nagbabasa ng Biblia. Kaya walang pangalan kasi ibinibigay ni Jesus ang kanyang ina, hindi lang dun sa isang alagad, bagkos yung nare-represent ng alagad na yon at yun yung simbahan ang bawat isa sa atin. At ibinigay ni Jesus ang kanyang nanay dito sa alagad. At yung alagad naman na ibinigay kay Maria. Binibigay po ang bawat isa sa atin. Binibigay tayo ni Jesus sa pangangalaga, sa pagmamahal, sa pananalangin ng kanyang inang si Maria. Mga panalig, napakaganda nung celebration na ito. Kasi sinong tao ang magbibigay ng kanyang nanay? Ikaw, ibibigay mo ba yung nanay mo? Kanino may ibibigay yung nanay mo? Ibibigay mo yung nanay mo dun sa tao na mahal mo. Kasi alam mong nangangailangan eh. Alam mong nalulungkot. Alam mong nalulumbay na yung nanay mo lamang ang makapagdudulot dun sa taong minamahal mo ng pagmamahal na kinakailangan niya. Kasi nga minamahal tayo po, minamahal ng ating mga nanay.
At ang sabi po, ang pinaka malapit na pagmamahal ng Diyos na pwede mong maramdaman dito sa mundo ay yung pagmamahal ng isang nanay. Oo nga, no? Pasensya na kayo mga mister. Pasensya na kayo mga ibang tao. Ang pinakamalapit na pagmamahal ng Diyos ay nararamdaman natin sa pamamagitan ng ating mga nanay. Kung may kaibigan ka, kung meron kang taong minamahal, tapos nakikita mo yung taong minamahal mo na may problema ng malaki, baka ibigay mo, nanay, baka pwedeng maging nanay ka rin dito sa tao na ito. Nanay, alika nga po. Baka pwede kang maging nanay din dito sa kaibigan ko. Nanay, pwede mo bang iluto yung ano, yung paborito kong ano bang paborito mong luto ng nanay? Tinolang manok. Kasi yung kaibigan ko, ayan o, problemadong problemado. Pagod na pagod, hirap na hirap. Ako kasi na, hindi ba kapag pagod na pagod ako, galing trabaho, pag-uwi ko ng bahay, naaamoy ka pa lang, tapos nahigop ko yung mainit na sabaw, yung niluto mong tinolang manok, talagang nawawala yung pagod ko. Nanay, pwede bang maging nanay ka rin dito sa kaibigan kong ito? Kasi hirap na hirap po siya, oh. Pagod na pagod. Talagang hindi niya malaman kung anong gagawin sa buhay. Parang nawawala na ng pag-asa. Ayaw na magtrabaho, ayaw na bumangon. Ayaw na rin magdasal, ayaw na magsimba. Nanay, pwede bang maging nanay ka dito sa tao na minamahal ko? Dito sa kaibigan ko na minamahal ko? Sino ang tao na pagbibigyan mo ng iyong nanay? Siyempre, yung taong minamahal mo ng malaki. Ibinigay ni Jesus ang kanyang nanay sa atin kasi napakalaki ang pagmamahal ni Jesus para sa bawat isa sa atin. At ang kapistahan na ito ay nagsasabi po sa atin, let Mary be mother to you. Masama ba yun? Let Mary be mother to you. Sabi ni Pope Francis, siya din po yung nanguna sa kapistahan na ito. Let Mary be mother to you. Let Mary be mother of the church. Kasi kung hindi mo papayagan, kung hindi mo tatanggapin si Maria bilang nanay, you are an orphan. Orphan, ibig sabihin, walang magulang. Binigay na nga ni Jesus ang kanyang nanay para maging nanay mo. Why is it so hard for you to accept Mary? Ito po ay sinasabi ni Pope Francis dun sa iba. Even Catholics, ano po? May mga ibang Katoliko hindi tinatanggap si Maria. Merong ibang mga Kristiyano, ibang religion, hindi nila kinikilala si Maria. Tayong mga Katoliko, mahal na mahal natin si Maria. Bakit? Kasi mahal ni Jesus si Maria. Nanay ni Jesus eh. At dahil minamahal ni Jesus si Maria, mahal din natin si Maria. At bakit tinatanggap natin si Maria para maging nanay natin? Eh kasi nga, pinagkaloob ni Jesus si Maria para maging nanay natin. So let Mary be mother to you. Opo, meron kang nanay? You have a biological mother? Pero wala namang masama kung meron ka pang isang nanay na nanay din ni Jesus, na nagmamahal sa'yo, nagdarasal para sa'yo, nag-i-intercede para sa'yo. Wala namang masama doon. At napakasarap nga po noon. We ask prayers sa mga santo, sa mga santa. Bakit nga ba tayo humihingi ng panalangin? Nagpiyesta po sa amin sa Pascual Bailon,
Santa Clara ng Assisi, mahal na ina ng Salambao, si Mama Mary, nagpiyesta po sa bando. Bakit kinakailangan lumapit pa sa santo? Pwede naman pong hindi. You could go directly to God. Pero tandaan mo, nakapagdadasal tayo kapag malinis ang ating puso. Sabi nga ni Jesus, kung may naalala kang kaaway mo, iwan mo muna yung alay mo. Makipag-ayos ka muna doon sa kaaway mo. And then you go back to church, you go back to the synagogue, sa temple, at saka mag-alay ka. Kasi ang nais ng Diyos habag, hindi alay. Kumbaga, kailangan malinis muna yung puso mo. Paano tayo magdadasal? Paano magiging pure yung panalangin natin? Ang dami nating kasalanan. Ang dami nating pagkukulang. Hindi tayo sigurado. Minsan, kung malinis nga ba ang kalooban natin, yes, nung umpisal tayo. Sa simula ng misa, we said, Panginoon, maawa ka para malinis yung ating kalooban. Pero syempre, hindi pa rin tayo sigurado eh. So, para makasigurado tayo, so we ask another person na sigurado tayo, malinis yung kalooban niya. And we say to that person, ipagdasal mo naman ako kasi hindi ako sure kung malinis yung kalooban ko. Sincere naman ako, pero alam kong mas sincere ka. Alam kong mas malinis yung kalooban mo. So we go to saints na alam natin, malinis na malinis yung kalooban. Andiyan si San Pascual Bailon, yung patron sa Ubando. Andiyan si Santa Clara ng Assisi. Ako, napakalinis talaga yun. Pinong-pino, ano? Ayon doon sa kanta. And of course, Mama Mary, ang ating mahal na ina, napakalinis ng kalooban, napupuno ng grasya. Kung kaya't alam natin, lahat ng panalangin ni Maria, purong-puro, malinis na malinis. Kung kaya't ito ay talagang nagiging karapat-dapat. So when we ask Mary, our mother, for prayer, nagdadasal din tayo. Pero iba eh, kapag alam natin merong malinis na puso na nagdadasal para sa atin. It gives us courage to continue. Kahit alam natin maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat, magdadasal pa rin tayo. Kasi meron tayong mga kasamang malinis ang puso na nagdadasal para sa atin. Sigurado ako, kapanalig, ikaw pinagdadasal ka ng nanay mo. At humihingi ka rin ng panalangin sa iyong nanay. So let Mary pray for you. Wala namang masama doon. Napakaganda nga po noon na meron kang nanay na nanay din na Jesucristo at nagdadasal para sa iyo. Let Mary be mother. Kasi aminin mo, kapanalig, ano? Kailangan mo ang yakap ng isang nanay. Kailangan mo ang kalinga ng isang nanay. Kailangan mo ang pag-unawa ng isang nanay. Kailangan mo ang pagmamahal ng isang nanay. Kapag tayo po ay kapag tinanggap natin si Maria, ang tinatanggap natin ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang makainang pagmamahal ng Diyos na pinakikita, pinaparamdam ng Diyos sa pamamagitan ni Maria na ibinibigay niya sa atin bilang ina ng simbahan, bilang ina ng bawat isa sa atin. Let Mary be mother. Napakasarap niyang nanay. Napakasarap niyang isa pang nanay. Wala naman sigurong masama doon. Kapanalig, kamusta ba ang nanay mo? We celebrated, I think 2 weeks ago, we celebrated Mother's Day. Kamusta ba yung nanay mo? May mga pagkakataon kasi ang sinasabi natin,
one more day. One more day. I-date mo yung nanay mo bukas na lang, next time na lang. Katatapos lang namin mag-date nung Mother's Day. Uwian mo ng pasalubong. Uwian mo nung, bigyan mo ng bulaklak. Ibili mo ng sapatos o ng damit. Ipasyal mo. Isama mo sa mga outings ninyo. Lalo't higit malakas pa yung nanay mo. Pero madalas, yung iba po sinasabi, next time na lang. One more day. Kapanalig, ano? One more day ba talaga yan? Kasi yung pagpapaliban mo ng pagpapakramdam ng pagmamahal sa iyong nanay, baka hindi iyan one more day, bagkus one day less. Kasi tumatanda ang mga magulang natin. Bukas na lang, next time na lang, baka hindi one more day, one day less. Kaya hanggang nandiri yan, mahalin mo ang iyong mga magulang, mahalin mo ang iyong nanay. Sabi nga, mothers, they work, they do the work of 20 people for free. Ganong kalaki yung hirap ng nanay natin para sa atin. Alam niyo po, ang mga nanay natin, di ba ano yan? Safe place natin. Alam mo yan, di ba? Safe place. Mean, nadapa, natatakot. We go to mothers. Nanay, yayakap ka, papakarga ka. Minsan kay tatay, pero marami sa atin, we go to our mothers. Mothers are safe place. Kasi galing tayo sa sinapupunan nila. At kapag in-embrace nila tayo, naririnig natin yung pagtibok ng kanilang puso. Pumapayapa tayo. We feel safe. Basta yakap tayo ni nanay. Our mothers are safe place. Kaya lang pag tumatanda na po, nababaligtad, ang safe place ng ating nanay ay tayo na kanilang mga anak. Pag tumatanda na si nanay, nagkakasakit na, sasabihin ng mga nanay, iuwi niyo na ako sa aking mga anak. Nasa ospital, sasabihin, anak, umuwi na tayo. Ayoko dito. Ang gusto ko kasama kayo, doon na lang tayo sa bahay mo. Ang safe place ng mga nanay pag matanda na ay tayo ng mga anak nila. Nababaligtad. At wala namang masama doon. Ano po? So tanggapin mo yung nanay mo kasi tinanggap nila tayo, safe na safe tayo nung bata tayo, pag nasa piling tayo ng ating nanay. Pero when they grow old, tanggapin natin sila. Kasi ikaw na, kapanalig, ang nagiging safe place ng iyong nanay. Hanggang malakas pa, hanggang kaya pa. Iparamdam mo sa nanay mo, nanay, safe ka dito. Okay ka dito. Our Mother Mary is our safe place. Siya ang ating nanay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapag alam natin na meron tayong kasamang nagdarasal, kapag alam natin meron tayong katabi na naglalapit sa atin sa kanyang anak at ating Diyos at Panginoong si Jesucristo, we feel safe. At talaga naman, mas nakapagdadasal tayo. Kapanalig, ako rin, 16 years na pare, hindi ko rin po may paliwanag kung paano nangyayari yon. Pero iba ang prayer ko kapag isinama ko si Mama Mary. Iba yung pagsisimba ko kapag sinama ko si Mama Mary. Iba eh. Iba kapag meron tayong nanay na kasama nating nagdarasal,
lumalapit kay Jesucristo na ating Diyos at Panginoon. Iba kapag kasama natin si Maria na nagmamahal sa atin. So let Mary be mother to you. Walang masama diyan. Bagkus ang laki-laki ng biyaya na matatanggap mo dahil meron tayong nanay na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Isang Diyos na nasa krus, tandaan mo kapanalig ha, isang Diyos na nagkatawang tao, nasa krus, napakalaki ang pagmamahal. Sa sobrang laki ng kanyang pagmamahal, ang sabi niya, kailangan mo ang nanay ko. Nalulungkot ka eh. Nahihirapan ka eh. Nawawalan ka ng pag-asa eh. Kailangan mo ang nanay ko. Let Mary be mother to you. Amen. Manalangin tayo. Matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon sa ating bawat panalangin ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling. Sa kabutiang loob ng aming mga kapatid, patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Iniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Gawin mong maging paghahain ng kadubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay kanyang makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang kaanib sa sambayanan mong kinupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya, kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo. Si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, nawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, na aming Santo Papa, na Honesto aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Kristo sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya
bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa paikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na naikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo'y lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala po sa darating na 20. Si Jesus ang ating Diyos at Panginoon, sa sobrang pagmamahal, hindi lamang kaligtasan, buhay ang ibinibigay, bagkus ibinibigay sa atin ang Kanyang Ina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalaing kayo, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig
nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, susumamo kami, dalawin mo ang tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos ng kapanalagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Laudasio.
Panem de celi prestis tiais. Omne delectamento vince abentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribuve quae sumus. Et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria abinerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iutas insiamus, qui vivis et regnas, in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na purihin pangalan. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, kanyang kalinis linisang esposo. Purihin si Jose, kanyang kalinis linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.